ikakabit natin tong yung yan avocado. Bobolahin kung ano yung magiging review ko dito gaya ng mga nauna kong vlog. So ang gagawin namin, ang gagawin ko ganun pa rin. Papalitan ko lang yung pulley. Papalitan ko lang yung drive base. Pwede. So yun nga po, so nandito tayo sa bagong shop. Yan. Wow. Mga late night. Ayan, mga pahabol sila, sir. Shout out, sir. Shout out, mga boss. Yun. Ayan sila, ma'am. Nagasama ba kayo, sir? Malapit. Malapit lang. Kabilang dako. Eh, sir, nagasama kayo? Dito lang, may Astra lang. Ah, malapit lang. Yan. Ang time check, actually, mag-alas, ano na, ayan, magkaalis 7 na. Nagkakatop na talaga kami pag ganitong oras kasi pagtanggap pa kami ng tanggap, baka di na kami magsara nito. So, ang pinaka-oras talaga namin is 8. Katop kami ng maaga para mapagpahinga na rin kasi hindi naman kami robot, mga boss. Ayan sila, pahinga na sila pagkatapos. So ngayon, ikakabit natin to yung yan, avocado. Shoutout kay 01. Siya yung nagbigay sa akin para reviewin to. Available din sa 01. At the same time, available to sa akin. Siyempre, hindi ko naman kayo bobolahin kung ano yung magiging review ko dito. Gaya ng mga nauna kong vlog, kung ano yung review namin sa mga panggilid, ay yun lang yung sasabihin ko. Ayan, meron pa akong MTRT oh. MTRT refile. Meron pa ako. Ito, susubukan natin pag maganda. Imamarket natin. A few minutes later. So, ito na yung mga boss, ang aking ano, rim set. Ito yung aking rim set. Rim. Comstar. Shoutout sa Comstar. Baka naman. So, ito yung aking rim. Tapos, ito yung aking hub. Lighten hub. Lighten hub siya, mga boss. Papakita ko sa inyo yung itsura ng lighten hub. So, ayan yung lighten hub, mga boss. Para sa click. Tapos, ito yung panglikod. Yung panglikod, lighten din siya. So, ayan siya, mga boss. Tapos, ang ilalagay ko na tire. Quick. Bakit? Quick kasi ito yung ginagamit kadalasan talaga pag mag nag-rim set yung mga tailok-tailok. Ang nakalagay sa akin 6090 at saka 5090. Tapos ang aking rayos ay Yagoso. Tapos syempre naka-airlock ako. Naka-tire sealant, iwas flat, iwas vulcanized. So dalawa yan, mga boss. So, yun ang aking next na review, yung aking rim set. Pagkatapos ng review, nung pulley set na avocado, yun na yung huli kong review ng panggilid avocado. Kasi magre-rim set ako, siguro isang buwan ko itong gagamitin. Bibigyan ko kayo ng idea sa lahat ng mga curious dyan about sa rim set. Kung ano ba yung feeling ng naka-rim set ka. Ano ba yung hassle ba ang naka-rim set? Okay ba yung naka-rim set? Maganda ba yung naka-rim set? Sa lahat ng mga nagtatanong na tungkol sa rim set, gagawa kayo ng magandang review. Kung ano yung pakiramdam ko sa loob ng isang buwan na naka-rim set ako. Sa mga nagtatanong no, kung magkano yung set na to, ito pa lang yung hub. 4.5 na yung hub. Lighten hub 4.5. Yasaki original. Ano siya? Bangkok, Thailand. Tapos itong rim na dalawa, pumalo to ng 3,000, rim pa lang. Tapos airlock 500,
Yung Yagoso po natin, 700. Tapos, yung gulong, 1,000. So, suma total, nasa 9,000 yung set. Ito yung quality set. Kasi maraming mga nagbibenta ng dream set na mumurahin yung hub. Nakamura ka nga, pero yung quality ng gamit-gamit mo, hindi ka sigurado. Hindi ka sigurado kung ilang lubak lang yan, dalawang lubak, tatlong lubak. So, nasa quality pa rin kasi ng rim at saka ng hub. Sa Yagoso naman, magandang klase talaga ang Yagoso. Kahit kailan. So yun, balikan na natin yung ikakabit natin na avocado. Avocado na uli set. Ang gagawin ko, ganun pa rin. Papalitan ko lang yung uli. Papalitan ko lang yung drive face. Hindi ko babaguhin kung ano yung nakalagay na spring. Kasi ang binablog ko naman talaga ay ang uli set lang. Hindi yung kung anong meron na sa akin. So, babaklasin na namin. As is yung spring ko, 1.5, clutch 1,000, bola 13 grams. Tapos naka ano ako, pinto coil. Tapos naka radium spark plug ako. Yan, sa lahat ng gustong sumubok. Tapos naka piggyback ako. So yan, naka piggyback po ako. Piggyback. Yan siya, nakakabit. So wala akong idea kung anong degree to. Kung anong 13.5 ba to. Wala akong idea. Nakaraan pa sana to na review kaso lang busy lang talaga. So all in na siya, may backplate, slider piece. Yan, E-Tech. Tapos itong pulley niya. Subukan natin. Ngayong gabi, susubukan na natin to sa daan. Ngayong gabi mismo. Bibigyan ko kayo ng magandang feedback talaga mga boss. Yan, sa gusto umabol ng mini driving combo. Ayan o, on mo nga ito. Sa gusto umabol ng mini driving combo, paano nga ito? Hi. Passing niya. Yun. Yung passing niya may kasama na sa ano. Yun, stock horn. Loud. Yun. Sunset yan mga boss. Dahil ito naman si Jason Works. Domino component. Nakailan ka na? Dalawa. Sana all. Pangilan na to? Pangalawa. Pa? Pangalawa. Pangalawa. Tapos, meron akong i-reveal sa inyo. Walang nakakaalam kung anong brand netong pulley na nilagay. Sasabihin ko sa inyo kung anong brand to. Kung anong brand yung pulley na ginamit ko. Ayan o. Sagad na sagad. Sasabihin ko sa inyo kung anong brand netong pulley na ginamit ko. So, lipat lang namin yung bola. Ang gumi o. Bulak. Ayan siya mga boss o. Dahil dito sa labas, ay sa loob yan, umaga kami yan. Busy pa rin sila. May kinakalikot pa rin sila. Wow! Oh, maganda. Later. So wala tayong video sa harap kasi nasira yung aking ano mounting. So video lang ng ano ng speedo ang makikita niyo mamaya mga boss. So wala tayong camera sa harap mga boss kasi nasira yung aking ano chin mounting. Shoutout sa NHK. Grabe. Kitang-kita ko yung daan. Wow. So C5 na tayo. Ay C5. Osmeña para sulit na sulit. Para magkakaalaman na kung ilan ba ang top speed neto. Avocado. So hindi pa rin sapat kasi yung haba nung ano. Osmeña.
So meron siyang ano na mga boss, no? Meron siyang flat. Para nagpuputol tapos. Nagpuputol siya tapos biglang aangat. Hindi ako sigurado kung yung bola may problema o hindi ako sigurado. Wala pa naman tayo dun sa ano, sa rekta. So dito na. Dito na natin malalaman, mga boss. Etong open na to, Osmeña. Marami tayong kasabay. So siya mga boss, no, ulitin natin. Na natin siya sa Osmeña. Good naman. Umabot siya ng ganun. Natakbo. Wow! Siguro konting kalikot pa. Titignan ko pa yung panggilid kung ano. Bukas titignan namin kung may kailangang adjust. Sa bola, sa spring, titignan ko pa. Pero okay naman, good naman sa akin. May hinahabol ako eh. Yung kapantay nung ginawa namin. Kapantay nung pulley na set. Kaya titingnan pa natin siya, mga boss. At yung pulley set na ginamit ko last video, speed tuner po yung ginagamit. What? So kung gusto nyo ng speed tuner, nasa sa inyo po yun. Hindi ko sana babanggitin yung brand, pero maraming nagtatanong, maraming interesado. So speed tuner po yung gamit kong pulley nung time na yon. Hanapin nyo na yung mga reseller ng speed tuner. Hindi po ako bayad, no? Hindi po ako bayad. Nireview ko yon, tapos minarket ko din siya. Nang hindi speed tuner ang gamit ko. So yun siya, mga boss. Sa lahat ng titingnan ko pa yung panggilid, kung may improvement pa na pwedeng gawin. So yan, mga boss, no, at hanggang dyan muna yung video. Pag merong improvement dun sa avocado set, sasabihin ko sa inyo. Babaguhin ko siguro yung panggilid. May titingnan lang ako kung paano yung angat. Meron kasing angat na staggered dandahan, at meron mga angat dire-diretso. Titingnan ko yung panggilid kung ano pa yung dapat i-adjust. Malapit na. Malapit na mabuo yung ating rim set at babay na sa mga racing. Yan. Cut off na kami, pasara na. Yan, tapos na lang yung mga domino combo at saka mini driving as yung sa labas. Again, mga boss, window shop. Congrats nga pala kay Brogang sa opening ng shop niya. Grabe, napakadami tao kanina. Grabe, ang dami talaga. So again, window shop po. Salamat po sa suporta. Happy 130,000 followers sa ating Facebook. Tapos, wow! 32,000 subscribers sa aking YouTube channel. Again, inaanyayaan ko kayo sa December 20. Grand open po. May mga raffle tayo na helmet, gulong, at marami pa tayong raffle.
Wow. Bisita na lang po kayo, tapos may discount tayo sa lahat ng mga labor at saka mga gawa. Window shop.